bakit kami mag-asawa hindi na gumagamit ng commercialized deodorant o yung mga binibili natin sa mga drugstore, grocery store. Hi guys! So today, it's another sharing day. This is something na personal experience naming mag-asawa or yung ginagawa namin ginagawa namin sa bahay or yung mga kakaiba na gusto lang namin i-share and baka meron ding parehas na ginagawa namin na makarelate sa mga i-share ko sa inyo. Si Andy kasi gustong sumama eh. By the way, to those who are new to our channel, my name is Mommy Jane. This is our daughter Andy and we are the Salcedos. Don't forget to subscribe and hit that notification button para ma-notify kayo sa next video namin. So, ano nga ba ang topic natin ngayon? I-share ko sa inyo kung bakit kami mag-asawa hindi na gumagamit ng commercialized deodorant o yung mga binibili natin sa mga drugstore, grocery store, not to mention the brands. Alam nyo naman yun, yung mga pinapahid, roll-on, whatsoever, cream. This is not para dautin ng mga korporasyon or yung mga big companies. This is our personal preference kung ano may ginagawa namin ng asawa ko. Gusto kong i-share sa world or sa inyong lahat na baka parehas din kayo ng ginagawa sa amin. So parang gumahanap ako ng kakampi. Ganun! So, without further ado, for 2 years, hindi na kami gumagamit ng commercialized deodorant. Ang kapalit nito in exchange, para hindi naman kami mangamoy anghit, ano? Ay syempre, alam naman nating lahat ang powerful na tawas. Alam naman natin na maraming chemicals yung mga commercialized, yung binibenta ng mga korporasyon, yung to stop ano sweating, syempre may mga chemical yan na ilalagay doon. Ang tawas, hindi ako chemist, wala din ako, hindi ako expert pagdating sa mga chemical contents ng tawas. Pero, nakikita naman ho natin, aware naman din po tayo na natural deodorant nakalagay dito. Tapos, babala, iwasang maabot ng mga bata nakakalason. So, yun lang yung nakalagay dyan. Wala naman nakalagay ng content sa mga professional chemist or whatever. Comment down below kung meron ba siyang bad na maidudulot sa katawan namin in a long run. Pero ito na, tawas ang ginagamit namin for the past 2 years because of 3 reasons. Tatlong rason kung bakit hindi na kami gumagamit ng commercialized deodorant o yung mga nabibili sa mga big corporations. First top reason is drink. Excuse me. Sorry, laki ng fest ko. Ito. Yan. First top reason. Nauna nang mag-convert ang asawa ko sa tawas, sumunod lang ako. Kasi masyadong strong. Aminin ko na babae ako, pero mas matindi ang scent ko. Body odor ko kaysa sa asawa ko. Kaya medyo natagalan ako bago mag-convert. So, ito yung rason. Ewan ko makaka-relate kayo, moms, pero nag-i-stay yung mga residue or yung mga naiiwang latak-latak sa kilikili natin. Naiis-is sila sa mga damit natin and forever na sila doon. Diba? Nasisira yung mga damit natin. Favorite natin yung mga damit natin tapos gusto pa nating suotin. Kaso we have to let them go kasi sira na sila. Second reason, less chemicals. Kasi aminin naman natin, diba? Pag pinipigilan yung sweat, diba? Kung ano man yung content doon sa mga... Wait lang, anak. Nagsasalita si Mami. Okay. O yun. So yun na nga. Kung ano man yung nandun laman doon, di ba? Hindi natin alam kung ano talaga ikukos sa katawan natin in the long run. Yung iba nga dyan, hindi na talaga nag-deodorant at all eh. I mean, kayo na talaga. Pero ako hindi ko kaya talaga. So there. Pangatlong rason is... Of course, cheap siya, pero parang wala na rin naman yun eh. Kasi alam mo to, ito, 10 pieces. Aabot na to ng 1 taon yata or more than? Teka lang, anak. Akala niya mukbang. So yun na nga. So cheap. So pangatlo na yun, pero hindi masyadong big reason yun. Pero those are the 3 reasons talaga kung bakit we ditch the commercialized or yung mga gawa ng mga big corporations sa mga deodorants. I know, mabango sila sa kilikili, may iba-ibang scent. Pero this is our preference.
sa inyo, kanya-kanya lang naman yun eh. I-share, comment down below kung kagaya din namin kayo, yung tipong hindi na talaga, hindi gumagamit. I mean, tawas lang or nothing at all. Tipong, isis-isis lang ang kalamansi, ganda nyo na te. So yon, ipapakita ko sa inyo yung routine namin, kung paano namin ginagawa. So ito, water, tap water, galing, pwede rin kayo magpakulo, pa-cool down nyo, tapos, i-dilute nyo lang yung ano, yung tawas. So pagkatapos nun, cheers! Kukuha ka ng ito yung dating pabang, canister ng pabango ng asawa ko. Ganda niya kasi spray na lang siya. Tapos, syempre, may residue pa to sa ilalim. So, ang gagawin mo, dito lang yung ibubuhos mo, yung may watery part, hindi mo isasama yung residue. So, ginawa ng asawa ko, very, very wise, i-share ko to. Oh. Para hindi sumama, nagkaklag kasi yung mga residue pag may napasama sa ilalim. Yan o. Oh. Nilagyan niya ng tela, tapos tinali niya sa goma, para hindi nga naman sasama, pinaka-filter niya. Tapos, i-spray mo lang siya, siguro mga limang spray ka lang, four na spray lang, ganun. Ikaw ang papakita ang kilig-kilig ko na, hindi na, ito pang artista. Uy, ang ingay naman! As you all know naman na hindi pwedeng hindi kasama si Andy, the only exemption na hindi siya kasama sa videos ko, ay yung magbi-video ako na tulog siya. So there, na-cover ka ba lahat? I hope na merong makaka-relate dyan. Comment down below if para naman may kakampi ako, no? Tipong merong, hindi ba weird itong ginagawa namin? Hindi alam ng asawa ko ito. Surprise! Shinare ko na sa buong mundo ang rason kung bakit nagtatawas lang tayo. Sa mga katrabaho. Uy! Shake! So there! Thanks for watching, guys. We appreciate it. If you made this far sa video, nandito na rin kayo. Subscribe na rin. Libre naman yun eh. Tapos, give this video a thumbs up if you like it. And also, ano pa ba? Hit that notification bell button para ma-notify kayo sa next video namin. Next video ko kasama na si Andy. I mean, siguro mukbang, no? Bala ko ipakita sa inyo yung collection ng borloloy ko. Sobrang dami. Nag-e-enjoy si Arden. What's up? Ha? Sabihin mo, anyong. Ayun! Anyong, bye! Bye! Babay na. Bye-bye! Thumbnail. Thumbnail. Kinikilig ko. Thumbnail. Thumbnail.